Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa isang bagong solusyon na nahanap ng Marcos administration na ito daw ang immediately magpapababa sa presyo ng bigas. Wow, sana totoo. Okay, i-advertise ko lang yung ating dark chocolate. Pwede na kayong mag-order itong number na ito. Kailang ang pwede lang mabigyan, madeliveran yung nasa Cagayan de Oro at kalapit na mga bayan. Mainit pa ngayon kung i-deliver yung dark chocolate sa malayong lugar through LBC, natutunaw yung pure na dark chocolate kaya hindi pa pwede. Okay, so ano yung solusyon? Talaga bang mabisa? Kasi sabi ng presidente, immediately, bababa ang presyo ng bigas. Okay, panoorin natin itong short video na ito na kung saan na para bang ipinagmamayabang ng Pangulo na ito na ang solusyon, bababa na ang presyo ng bigas. Actually, yung masi-certify talaga yan. Ngunit, meron mukhang meron na nung maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayan. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo na mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na baka, well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already. So that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect, pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nagkikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. So, ano yung mabisang solusyon ayon sa presidente? Nako, kuan pala ito? Magpapasa ang Kongreso at ang Senado ng bagong batas or i-amend nila yung Rice Tariffication Law. Pag na-amend yung Rice Tariffication Law, bibigyan ng kapangyarihan ulit ang National Food Authority na mag-import ng bigas. Okay? So, kung mayroon ng kapangyarihan ang NFA na mag-import ng bigas, yun na, ang NFA magbibenta na ng bigas at yun daw ang magpapababa ng presyo sa merkado. Okay? So, himay-himayin natin ha. Nung una, wala pang Rice Tariffication Law. Ang NFA lang ang makapag-import ng bigas. Kaya lang, nung naipasa yung Rice Tariffication Law na yan, ang pwedeng mag-import ng bigas, mga private traders na lang. Ang NFA wala na. So kaya ngayon, ang NFA, hindi na siya nakakapagbenta ng murang bigas. Ang NFA, kailangan lang may buffer stock niya para kung may kalamidad, yun. Meron tayong makain kung may bagyo, kung ano mang kalamidad. So, ang tanong, kung ibabalik ba ang kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas, sigurado ba na bababa ang presyo ng bigas? Yan ang tanong. Kasi sabi ng presidente, immediately. And then, gaano ka baba? Yung pangako niya is 20 pesos per kilo ang bigas. So, ano ngayon? Ito ba kung mag-import na ng bigas yung NFA, babalik na ba? Makakaya na ng 20? The answer is never.
Kasi abnormal na presyo yung 20 pesos per kilo na bigas. According sa mga rice traders, sino bang narinig ko, ang pag mag-import ka ng bigas, ano? Then, ibenta. Yung dapat na presyo is 40 per kilo. Yun. Parang bawi lang sa puhunan. 40 per kilo. Sabi ng mga rice traders. So, ibig sabihin, kung matuloy ang amendment ng Rice Tariffication Law at mag-import ng maraming bigas ang NFA, ang kaya lang na pababain na presyo ng bigas hanggang 40 lang per kilo. At least okay na rin kaysa ngayon mga kasi 50 na ang pinaka low quality ng bigas, pataas na hanggang 70, ang mahal na. So ibig sabihin, yung pangako ng presidente na pinagmayabang na noon nung kampanya na gagawin natin ang lahat nating makakaya, gawin nating 20 pesos per kilo, inaamin niya na na wala nang pag-asa yun. Suntok sa buwan. Kaya ano na yan, pangako na naipako. Nabudol po tayo sa ganong promise ng isang kandidato na ang galing magsalita, naniwala naman tayo na wala rin lang palang magagawa. Okay. Given na yon, wala na tayong magagawa. Huwag na tayong aasa sa 20 pesos per kilo. So, yun na. Sana matupad ito. Kailan ito ang question. Maaasahan ba ang NFA na yung grabe ang corruption sa NFA? Kailan, anong buwan ba 'yon? Mga February ata o March? Na diskubrihan ang anomalya sa NFA, tinanggal yung administrator. Bakit? Nagbenta ng how many thousands of ano? Basta 775,000 sacks of rice ba yun? Ibinenta ng napakamura. Bakit? Kasi malapit na daw mabulok. Yung pala, good quality. Tapos walang bidding. Kaya nung nag-imbestiga ang sandigan, yung ombudsman, nakakita ng prueba. Kaya sinuspindi, ilan ba? 143 employees. Grabe. So, I think na-lift na yung suspension ng ano. Ngayon, na hinihintay na lang natin ang final conclusion ng ombudsman. But klaro kaayo ang corruption sa NFA. Si Senator Cynthia Villar, yung mga farmers group, yung SINAG, Free Farmers, matagal ng kalakaran sa NFA yung ganong corruption na binebenta nila yung bigas sa murang halaga. Loging-lugi ang gobyerno. Ako, I have personal knowledge. Yung nung una, nung pwede pang mag-import ang NFA, nakakabili ako noon ng mga 25 to 30 pesos per kilo ang bigas. Panahon ba ni Noy-Noy o ano? Para early years ng kani Tatay Digong. Mura talaga sa NFA. Kaya lang, alaman ko na yung mga traders, may kakutsaba sa loob ng NFA. Magbebenta yung NFA ng murang bigas sa mga traders. Ang gagawin ng mga traders, baguhin lang yung sako. Tapos, ibebenta ng parang
regular rice na yung galing sa bagong ani, ganun. So, kalokohan. Kaya ako, sana, no? Sana mangyari na bababa ang presyo ng bigas kahit hanggang 40 lang. Kailan kung walang kinakatakutang leader, walang nire-respetong leader, walang gagawing reform sa National Food Authority, alanganin itong measure na ito. And then, yung sabi ng presidente na pag nagbenta ang NFA, bababa ang presyo. Susunod daw ang ano, susunod daw ang merkado. Imposible yun. Kasi, 100 million Pilipinas, 150. Kaya ba ng NFA na magbenta ng, kasi kung 40 pesos ang per kilo sa NFA na magbebenta, 50 sa traders. So lahat pupunta sa 40. Ang tanong, kaya bang suportahan ng NFA yung lahat ng pangangailangan ng bibili na ano? Masusyot at masusyot ang stock ng NFA. Kaya ano ito? Suntok sa buwan na naman ito na ito na wala sa realidad itong pangulo. Pwede makapagbenta sila kailang ang market hindi susunod yan. Maro ang mga negosyante. Mayroong gagawin at gagawin na countermeasures yan para hindi sila, kasi malulugi ang mga negosyante kung ganun ang mangyari. NFA na lang ang ano, magkano ang budget ng NFA? Kakaunti naman ang budget ng NFA. Kaya, I'm sorry, kulang itong solusyon na ito. Ano ang dapat na solusyon? Increase our rice production. Bigyan ng assistance ang mga farmers para kung marami tayong rice production, hindi na tayo mag-import. Kasi nakaya noon, panahon ng Marcos Sr. Rice self-sufficiency tayo. Tayo pa ang nag-export. Kasi magandang leadership ng Marcos Sr. Gandang programa, menos ang korupsyon. Kaya, ayun. Maganda ang ating food supply chain. Panahon ni Marcos Sr. Ngayon, Junior, wala. Palpak. Kaya maraming nabudol sa Junior na ito. So, I'm sorry. Mahinang solusyon itong pag-i-import ng NFA ng bigas, hindi yan permanent solution para bababa ang presyo ng bigas.